Ako po si Reverend Joseph San Jose ng Open Table Metropolitan Community Church or Open Table MCC na magbabahagi ng ilang mga bagay tungkol sa paparating na eleksyon, national elections ngayong May 9, darating na May 9. At ang una-unang gusto kong sabihin ay mula sa karanasan ko noong 2021, I think it was about October or November, sumakay ako sa isang pampublikong sasakyan, actually a private car, at yung driver ay isang batang driver, siguro nasa kanyang mga mid-20s or late 20s or maybe as early 30s, 30-31, ganyan. Nasa batang-batang driver. At masyado siyang makwento. Isang napaka-kwentong bagets na driver, gusto makipagkwentuhan sa kanyang pasahero. Marami kami napagkwentuhan tungkol sa relihiyon hanggang sa nakarating kami sa usapin ng politika ng darating na eleksyon. Gusto kong i-focus dun sa kanyang isang bagay na kanyang sinabi tungkol sa pagboto at yung aking naging tugon sa kanya. At ang sabi niya ay ganito, "Sir, kung hindi niyo napapansin, no, napakadaldal ko po. Makwento ako. I hope okay lang sa inyo. Pero siguro po napansin niyo na pala kaibigan ako. At dahil doon, mahalaga talaga sa akin ang mga kaibigan ko." At sumunod niyang sinabi tungkol sa pagboto, ang sabi niya, "Hindi ko po talaga na alam sinong iboboto ko. Kasi hindi naman po ako masyadong nagbabasa, hindi ako nagre-research. Siguro po ang iboboto ko yung kung sino man yung iboboto rin ng mga kaibigan ko. Kung sino man po ang iboboto ng mga malapit sa akin, kaibigan, pamilya, ganyan. Yun na lang din po ang iboboto ko. Minsan nga po sir, parang ayoko nang bumoto kasi para wala nang makaaway. After naman ng botohan, tayong mga Pilipino, ordinaryo at maliliit na Pilipino ay babalik naman na sa ating mga kanya-kanyang buhay. Isang araw lang naman yung pagboto na yan." Yung sabi niya, naalala kong sinabi niya. At ang aking naging tugon sa kanya ay ganito. Sabi ko, "Sir, minsan kasi ang tingin natin sa ating mga sarili ay hindi mahalaga. Parang feeling natin wala tayong halaga. Driver lang naman ako, bata pa ako, or sa iba naman siguro isipin nila, ano lang naman ako eh, call center agent, ordinaryong Pilipino, tindera. Tuloy pa rin naman ang buhay after ng election tulad ng sabi mo." Parang napakababa ng tingin natin sa ating mga sarili. Parang hindi tayo mahalaga, hindi mahalaga yung ating pagka-Pilipino, and consequently, hindi mahalaga yung ating pagboto. Mababa rin ang tingin natin sa ating pagboto. Kasi nga, sabi mo nga, di ba, isang araw lang naman yan, dadaan lang naman yan. Wala naman yung epekto sa aking, direktang epekto sa aking buhay. Yan yung ano eh, yan yung pinaniwala sa atin. Yan yung pinaniwala sa atin ng klase ng politika, ng klase ng gobyerno na meron tayo. Okay lang yan, isang boto lang naman yan eh. Pero ang katunayan, mahalaga ka. Mahalaga tayo, bawat isa sa atin, mahalaga at makapangyarihan ang ating boto. Dahil kung hindi yan mahalaga, bakit nagkakandarapa ang mga politiko, lalo na yung mga traditional na mga politiko at mga pamilya ng politiko para makuha ang nag-iisa mong boto. Magbabahay-bahay, pupunta sa palengke, makikipagkamay o makikipagsuntok-kamay, di ba? Naranasan ko yan eh, sa subdivision namin, no? Sa tinitirhan ko, na nakasalubong ko yung tumatakbong mayor, batang-bata na mayor. Nasa tricycle ako, pumasok sa tricycle, nakipagkamay, nakipagganon, nakipagsuntok kamao. So, importante ka. No, importante ang boto mo kahit sino ka, basta't botante ka, mahalaga ka. Pero kahit hindi ka botante, yung pagka-Pilipino mo bilang Pilipino, bilang mamamayan ng Pilipinas, mahalaga ka. Mahalaga ang boses mo, makapangyarihan ang boto mo. Kaya tinitignan natin na yung botohan o yung election parang fans club, parang asaran ng dalawang grupo, nagpapatutsadahan lang yung supporter ni ginto, supporter ni ganyan, o iboboto ko ito kahit walang ano, hindi mo naman tinitingnan yung credentials. Kasi nga, bumabalik yun dun sa paano natin tinitingnan ang ating sarili at yung magiging boto natin. Tingin nga kasi natin,
wala naman siyang direktang epekto sa atin. Pero hindi yung totoo. May epekto sa'yo, sa akin, sa bawat isa sa atin, ang magiging boto mo. Ang boto mo ay magtatakda nung mga leader na maggagawa ng batas kung meron bang bagong tax na ipapataw o isisingilin sa mga produkto, meron bang bagong tax o walang tax o tatanggalin ng tax sa sweldo ng mga trabahante, tataas ba ang bilihin dahil sa mga polisiya at batas ng mga ihahalal o iboboto nating kandidato. Merong epekto ang iyong magiging boto kung magkakaroon ba ng bagong ospital sa lugar nyo na matagal nang walang ospital. O kaya naman kung merong ospital sa inyong lugar, luma na, kulang-kulang ang gamit, kulang-kulang equipment, magtatakda yon kung magpapatuloy yon o yung kandidato bang iboboto mo aayusin, pagagandahin yung ospital, bibigyan ng sapat na supplies at mga equipment, medical equipment, bibigyan ba ng sapat na benepisyo at sweldo yung mga pampublikong doktor at nurses. Merong epekto ang iyong boto sa kalidad ng edukasyon, public education sa inyong lugar at maraming lugar sa Pilipinas. Magkakaroon ba ng maayos na eskwelahan? Aayusin ba yung sirang eskwelahan? Magkakaroon ba ng mga equipment, technological equipment o internet dun sa mga eskwelahan na may epekto sa iyo, sa iyong mga pamangkin o sa iyong magiging mga anak sa hinaharap. May epekto ang iyong boto sa kung magkakaroon ba ng karagdagang sweldo at benepisyo ang mga public school teachers. Ang boto mo merong epekto sa mga kamag-anak mong OFW o ikaw sa iyo mismo kung ba nagbabala kang maging OFW. Ang daming sinisingil sa mga OFW. At kahit nga hindi OFW, yung lalabas ka lang ng bansa, hinihingan tayo ng travel tax. 1,600 something yun eh. Noong naalala ko, pag lumabas ka ng bansa, whether trabaho yan o bakasyon. Yung mga binoboto mo na kandidato, sila ang nagtatakda niyan at nagtatakda ng pulisiyang niya. May epekto yan sa'yo. May epekto ang iyong boto sa paano ba aayusin ang public transportation, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa maraming iba pang lungsod. Ang boto mo, merong epekto kung magiging maayos ba ang urban planning, kung meron man sa Metro Manila at iba pang mga lungsod. At napakarami pa, napakarami pang area ng buhay na apektado ka. Yung traffic, diba driver, yung matinding traffic, yung mataas na gasolina, may epekto yan sa kung sino ang iboboto mo. Kaya kung binibigyan mo ng halaga ang iyong sarili, binibigyan mo ng halaga yung mga mahal mo sa buhay o yung iyong magiging mga anak pag nag-asawa ka, bigyan mo ng halaga yung kapangyarihan na ibinigay sa'yo, kapangyarihang bumoto, kapangyarihang maghalal ng isang maayos na leader ng bayan. Kaya dapat yung boto natin, pinag-aaralan natin, tinitignan natin yung track record. Ano ba ang naging track record o yung naging trabaho ng mga kandidato mula noon hanggang ngayon? Yung kanilang credentials, edukasyon, yung kanilang mga naging proyekto, kung sila ay tumatakbong senador o kongresista, paano sila bumoto sa mga batas at mga polisiya? Kung sila ay mayor, governor, no, under the executive branch, ano ba ang mga nagawa nila o gagawin nila para sa inyong lungsod o probinsya? Kung presidente, paano poprotektahan ng magiging presidente ang interes ng ating bayan? Paano niya isasaayos ang ating bayan na lubog sa utang? Paano niya isasaayos ang urban planning at public transport? Ano mga plataporma niya? Meron ba silang kasaysayan ng korupsyon o anomalya? Parte ba yun ng kanilang track record? O sila ba ay naglingkod ng maayos, matapat at totoo noon hanggang ngayon? Whether nasa gobyerno sila o nasa pribadong profesyon, ano ang kanilang track record, qualification at credentials? Sila ba ay pasok doon sa posisyong kanilang kinatinatakbuhan? Kaya mahalaga, mahalagang iyong boto, kuya, ate, sa kay kuya driver, at sa inyong lahat, mga kuya, ate, nanay, tatay,
mga beks, kabeks, kaberks, mahalaga ka. Mahalaga ang iyong pagka-Pilipino. Mahalaga ang iyong boto. Makapangyarihan ang iyong boto. Kaya, bumoto po tayong matalino at bumoto tayo para sa isang gobyernong tapat at totoo.